karun sa atong kapanahunan. Pagkadaghan nagyong balatian, ubang sakit dili na masabtan. Basin kunog sa inkanto giti awan, bisan asa na mo ato nga tambalan. Muingon nga kunog gidautan, inay gibati maalibyuhan. Laing sakit hinoon ang nahidugang, apan isusi gyud paayo ug itun-an. Unsa bagyod ang tinuod nga hinungdan, nganong sakit nga karon perting pagdagsang. Nagadugang sa problema kalisdanan, inausisa gyud paayo giistudyuhan. Sa mga inventor na diskubrihan, tungo di ay sa pagpatuyan ug sa atong sayop nga mga naandan. Ug karon atok nang nasairan, aron matul-id makurihian. Ubang sa tambal gikan sa kinaiyahan, kining paagi na diskubrihan. Doktor alternatibo, uban ni Doktor Idilibo. Pagpanambal nga way side effect kay puro natural. Doktor alternatibo, pormulang aprobado sa katawhan sa Dios gihatag sa kita maayo. Doktor alternatibo, uban ni Doktor Idilibo. Pagpanambal nga way side effect kay puro natural. Doktor alternatibo, pormulang sigurado sa katawhan sa Dios gihatag sa kita maayo. Mga igsuon kun kamo may balatian, o sa paglaom ikaw daw nawad-an. O kapit na mahurot imong kabdangan, apan sakit mo wala pa'y kaayuhan. Uban sa pagsalig mo sa kahitasan, imong gibati maalibyuhan. Tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang tumanon. Tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang yung sundo. Dr. Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine. Dr. Alternatibo, with award-winning formula, ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing. Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Dilibo. Member of the Board of the Directors of the Inventors Association. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.
Isang mapagpalang araw, kumusta ho sa lahat po nating mga kababayan. Naririto naman yung ating palatuntunan upang gagabay sa lahat po nating mga nagnanaisong makamtan ang tunay na pagbabago at kagalingan sa kanilang iniindang problema. Isang mapagpalang araw ha, sa lahat po nating mga membro na nakikinig ho dito sa ating programa. And of course, isang mapagpalang araw din sa ating sa sektor ng ating mga lipunan, sa ating mga magsasaka. Kasama po yung ating mga mangingisda, sa ating mga tendero, mga tendera, sa ating merkado publiko. Sa ating mga security guard na nakikinig ho dito sa ating programa. Magandang araw dyan sa inyo. Sa sektor ng ating religious, sa ating diocesan. At sa ating mga pare, sa ating mga sister na nakikinig ho sa ating palatuntunan. Katuwang na rin yung ating mga pastor at kapastora at sa ating mga imam. Sa ating mga senior citizen, sa ating mga magulang na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating palatuntunan. Welcome dito sa ating programa. Ang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Well, ating mapapakinggan ngayon, isa nating membro na may malaki pong pagbabago na tulungan sa nasabing formula ng Doc Alternatibo habang kanyang mataimtim na sinunod. Wala siyang ibang ginawa mataimtim na panalangin at yung kanyang mindset, naggagaling siya at sinunod ano yung mga lituntunin o gabay na ibinahagi dito sa Doc Alternatibo. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng isang membro natin sa kanyang testimonya. Sa nagamit yung produkto sa Doc Alternatibo. Kaya na ko nagkaedad ako and 40 ba ito? 2019 na kuhan mo doon na stroke. Anak ko na tunga sa labas. Di rin na doon na iwa. Na-paralyze. Tima. Di rin ako makatuo kay medyo bata pa sa loob kita sa lugar yun. Magkasakit ako ng stroke. Tima na admit ako sa ano sa LPH. Na undergo ako gamutan tapos na kabaruan sa doktor na stroke doon na akong kaputangan kay na gisitiskan lang nila ako o masirik nila stroke doon, di man na akong kamot din na ni makiwa pero kadlaw tapos damo ko mga gamutan na synthetic bisan kita gin tambal na di man kita makasigurohin ako pa'y kita bisan siguro ang sa inyo kalugaringon. Tapos, sa mga nag-desisyon ako, sarili ko sa mga asawa, makatok itang nara sa Doc Alternatibo. Itong vitamin C, IV. Magpatrok nga ako ito. Yung dalal ko na akong medisina ng 12 kapupus at tumatay. Pero rin ko kamo yung current si Doc. Ito sa ako ng experience. Gumikan sa ako na pagtuo sa gamutan sa Doc Alternatibo. Gi-injika na ko ato, mga upak na siguro ito ka-injik sa posisyon na ito. Kumanhibid ako, bisang mahinayan akong lawas. Naniguro ko na ako pagkalihig, di ma... Namahalaan ako, ano, may tabo sa akon. Di magyapon ako nakasiguro din, bisang na nagsige ako ininom gamot. Kay makuri itong damok ng medisina inumon. Dusi ka medisina. O kaluwi sa Ginoo, itong time na ka-alibyo ako. Kung i-alalayan ko yung exercise. Makuri man itong stroke ang tao, kaya ang itumban ay ko sa stroke, mahinay ko din doon ang lawas. Di rin makakiwa, o tinugan yung makaon ako, adi na sa ilong, na kadiyan yung pagkaon, bisan di yung area. Pero di rin ako nagpawara ang pag-asa. Itumban positibo ko kita sa ato na pag-iisip, o sa akong una-una, bisan mahinay na itong lawas, maupay ko dako kayo na, may da kita ginagamit nga Doc Alternatibo nga muna may da mong kita Diyos. Sa tinuod lang, kada usaha ito, may da mong kita Diyos. Nagpuunod kita ang Diyos magkapangyarihan. O
Salamat sa Ginoo, bisan sa kahinay-hinay sa sitwasyon, naisip ko na lang, na siguro ako hindi makupay. Pwede mo makontrol siguro ang BP ko, pero na akong Dios, mahinay na. Pero nagpasalamat ako sa Ginoo, kay binbalik ko niya na tanan. Bisan na itong napakahinay, itiyaga ko lang sa exercise. Usagyan mo itong pulbic mineral, giinom. Bukad at buntag, giinom ko na. Magnesium, vitamin C, B. Tapos kalau bisa Ginoo na balik na siya sa normal, kay yan ang panahon, basketball naman ako. Huwag ang gilos na kung bagan tuhay naman. Huwag nagpasalamat ako sa Panginoon nga sa medisina ang yapon nga nagamit sa Departamentibo. Huwag salamat sa Ginoo. Huwag salamat yapon sa Departamentibo. Salamat sir. Yes, mga kaibigan, inyong napapakinggan yung isang testimonya ni Mr. Arnel of Samar. Hindi rin basta-basta yung kanyang iniindang problema habang tinamaan ho ng brain attack. Ito yung stroke, ha? Matindi, is a silent killer ito, mga kababayan. Pero may malaking tiwala sa kanyang sarili at doon ibinahagi niya yung kanyang kagalingan dito sa ating palatuntunan. Ating makakasama ngayon yung ating Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating National Lecturer at saka yung Branch Manager ng Doc Alternativo Matina Branch, Davao City, si Doc Charis Cartina. Magandang araw, Doc Charis. Yes, magandang araw sa iyo, Doc Vince, no? At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa. Ayan, ha? To God do be the glory, dahil malaki po ang naangkin na tulungan ng nasabing formula yung isaw nating membro na si Mr. Arnel of Samar, Doc Charis. Napakinggan mo yung kanyang testimonya. Yes, Doc, no? So amazing kasi or nakaranas ito ng stroke at the same time nagkaroon pa ng tinatawag natin na paralyzed, no, sa kabilang parte ng kanyang katawan. At nung nakadesign siya, Doc Vince, na bumisita sa ating branch at nag-avail ng ating mega dose of vitamin C IV infusion. At sobrang tuwa niya, Doc Vince, dahil pagkatapos noon, okay na yung pakiramdam niya at nakapaglaro na ng basketball, Doc Vince, no? So sobrang ganda. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no, particular sa ating mga listener na kung saan may problema din particular sa stroke or may problema sa hypertension, huwag na kayo mag-atubili, bumisita na po kayo sa ating mga branches para maranasan niyo din ang naranasan ng ating nagbigay ng testimonya na kung saan kumpletong galingan, no, ng kanyang problema, particular dito sa kinatawag natin na stroke, Doc Vince. Ayan, kanyang desisyon, ang kanyang ibinahagi at onabes yung kanyang buong tiwala sa ating poong may kapal na may malaki pong pagbabago kapag nasunod yung formula ng Doc Alternativo. Kaya hinihikayat ho natin, huwag hong maging miserable yung ating buhay, kailangan lang po natin na maturuan. Kaya meron tayong coach, meron tayong herbal and holistic seminar na siya mismo ang gagabay sa lahat to nating mga kababayan. But remember, yung stroke ay may malaking posibilidad sa iyong paniniwala na matulungan yan dito sa Doc Alternativo without operation, Doc Charis. Yes, Doc Vince, totoo po yan. So, importante din yun ang paniniwala, Doc Vince, no? Kasi alam natin na efektibo yung formula natin. Depende din po kasi yan sa paniniwala ng ating or sa ating patient. So, ang pinaka-importante, kung may nakapag-desisyon na kayong sumunod sa Doc Alternativo, kailangan talaga kasama na din yun ang paniniwala at pagsunod. Siyempre, totoo yung sinabi mo, Doc Vince, na wala tayong operasyon. Ang kailangan lang natin dito sa Doc Alternativo is total cooperation sa lahat ng mga gustong gumaling sa kailang karamdaman. Hindi po ito matatawag na tsamba o hindi ba kaya magic. Ito yung realidad.
kasi maglalabing anim na taon na po na nakaserbisyo sa ating komunidad nationwide. Kaya ikaw, kaibigan, na meron kang iniindang problema dyan, bukas po yung ating mga branches everyday, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, at merong ginaganap pong herbal and holistic seminar, Dr. Charis. Yes, of course, Doc Greens, no. So, yan ang inaanyayahan natin ang lahat ng ating mga nakikinig ngayon na daluhan yung mga seminars natin, no. Especially dito sa may Leyte region, no. So, meron tayong mga seminars, no, napaparating. Actually, sa February 13, no, ang sana sa Sugod tayo, and at the same time, February 14, nasa Maasin City tayo, February 16 nasa Naval, Biliran, at ngayong February 17 kita-kita po tayo sa may Ormoc City Doc Alternativo Branch, Doc Beans. Si Doc Charis Cartin, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating national lecturer ng Doc Alternativo Matina Branch. Vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito po natagpuan na may pag-asa ang may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili gyud nimo ikamahay. Naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang kinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. February 16, Biyernes sa Sorsogon City, CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. February 17, Sabado sa Legazpi City, sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrit of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. February 19, Lunes sa Nabwa, matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. February 20, Martes sa Naga, sa GA Abukar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magparegister ng miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing. Sa loob ng 16 years, magkasama tayong mga ka-alternativo at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-iisa lang ang Doc Alternativo. Hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng alternative medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng alternative medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng Doc Alternativo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagte-text na sister company sila ng Doc Alternativo. Para sa legit na mga detalye at katanungan alinman sa mga address ng Doc Alternativo branches nationwide, mag-message lang sa Max Doc Alternativo Products Facebook page o di kaya itubawag o mag-text sa ating hotline number 0946-967-3211. Labing anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon, walang nagbago sa advokasya ng Doc Alternativo. Doc Alternativo, subok at pinagtibay ng panahon. Mga ka-alternatibo, meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternativo. Well, sa lahat po natin na merong katanungan hinggil po sa kanilang pangangatawan, dito tayo sa ating segment na Itanong Mo sa Doc Alternativo. Para sa karagdagang impormasyon, any clarification, katanungan, e-text po yung ating hotline 0946-967-3211.
0946-9611. Aking ulitin, 0946-967-3211. Makakasama natin yung ating Doctor of Ministry and Natural Healing, si Doc Charissa Cartin. Unang katanungan dito, Doc Charissa, nag-i-maintain ako ng synthetic drugs mahigit na 10 taon. Pwede bang isabay ko yung formula ng Doc Alternativo sa aking maintenance? Salamat po. Yan, magandang araw no sa ating texter, Doc V. So, katanungan niya, mahigit 10 years na siyang umiinom ng kanyang maintenance at gusto niyang, or nagtatanong siya kung pwede bang isabay. Actually, Doc V, yung tanong niya, depende din po kasi yan sa desisyon no ng ating texter. Kung gusto niya isabay, kaya lang, may mga like for example, pwedeng makuha no na hindi masyadong mapadali yung kagalingan ng isang pasyente. Kasi pwede naman siya, actually na-try na yan ng Doc Alternativo kasi actually nasa 16 years na tayo, so marami na din tayong mga patient no na same ng case ng ating texter. So yung iba, ayaw talaga lang tigilan yung maintenance nila at sinabay yung formula ng Doc Alternativo, meron naman silang nakuhang kagalingan, kaya lang medyo may katagalan, Doc. May sumaabot pa ng almost a year bago nila nakuha yung kagalingan. Kasi nga, alam natin yung synthetic drugs kasi is na chemical process po yan na kung saan kung may laktak ng chemical everyday na pumapasok sa katawan natin, automatically yung formula kasi natin, ang trabaho po kasi niyan is lililisan niya lahat yung system natin para matanggal yung chemical. Pero everyday ka pinapasokan pa rin ng anong tinatawag natin na chemical, so mahirapan yung formula natin na i-address particular yung pinaka-problema ng inyong katawan. So ang kailangan, kung gusto mo talaga na mas mapadali, pwede naman siya stop, pero depende pa rin po yun sa desisyon no ng isang pasyente. Kasi dito din, Doc Viz, meron din po tayong binibigyan ng consideration, especially those patient na medyo grabe na yung kondisyon. Hindi naman ibig sabihin na kung gusto nilang stop din natin. Depende, kumbaga naka-base din po yung paraan natin sa case din ng pasyente. Like for example, kung yung pasyente is medyo malapit ng yung medyo deteriorated na talaga yung kondisyon ng pasyente, Doc. Yes, nasa critical cases na. So hindi naman ibig sabihin na kailangan stop agad-agad. So, depende din talaga yan, Doc, sa case ng isang pasyente. Kaya meron tayong ginaganap na assessment every branch ng Doc Alternativo. Kaya puntahan nyo. Huwag kong magdadalawang isip. Every day po yan, yung ating pre-check-up and counseling every center ng Doc Alternativo nationwide, mga kababayan, Doc Charissa. Yes, totoo yan, Doc Vision. Ang ina-encourage sa lahat ng mga nakikinig ngayon na bumisita kayo para mabigyan kayo ng tamang gabay, tamang assessment sa katawan nyo kung kailangan ba nating stop agad-agad or kailangan natin i-continue yung pa or isabay natin sa formula ng Doc Alternativo ang iniinom nyo na mga domot. Okay, si Doc Charissa Cartin, Doctor of Ministry and Natural Healing, National lecturer ng Doc Alternativo, ating nakasama ngayong araw na ito. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang pangkalusugan. Magandang araw ka Doc Alternativo at sa lahat ng ating mga tagapakinig na sumusubaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao ng Doc Alternativo Radio Program. Ako nga pala si Joy Rebel, ang branch in charge natin dito sa Doc Alternativo Ormoc. Kumusta po mga taga-Ormoc? Kumusta? Gusto ko i-share sa lahat ng ating mga tagapakinig ang benepisyo na makukuha natin sa simpleng pagpatak lamang ng ating eye solution. Produkto po ito ng Doc Alternativo. Ang eye solution ng Doc Alternativo ay gawa po ito galing sa halaman na tawa-tawa, mainam na panggamot sa cataract, pterygium, glaucoma, near and farsightedness, and other eye problems. Okay? So, i-share ko na rin sa inyo ang tamang paggamit ng ating eye solution ng Doc Alternativo.
Ipatak lamang ito 3 to 5 times a day sa kabilang mata. At ka-alternatibo, pinaka-importante ay ipikit mo lamang ang iyong mga mata pagkatapos magpatak kapag merong hapdi na naramdaman. Kasi normal lang po ito. Ipikit hanggang sa mawala yung hapdi. Mga taga-Ormoc, ang eye solution ay mabibili po ito sa ating clinic dito sa Doc Alternatibo Ormoc Branch, Rizal Street, District 21, Ormoc City. Ang landmark po natin dito is tapat ng Alberto's Pizza beside Water Filling Station. At para naman sa mga hindi taga-Ormoc, ang ating eye solution ng Doc Alternatibo ay mabibili sa lahat ng mga Doc Alternatibo branches nationwide. Sa mga taga-Ormoc or malapit dito, good news. Yes, good news po ito. Dahil paparating na ang ating herbal natural healing seminar at one-on-one check-up and counseling ngayong darating na February 17, araw po yan ng Sabado. Uulitin ko, February 17, alas 9 ng umaga. Makakasama po natin dito ang ating Doctor in Ministry in Natural Healing, Doc Charisse Cartier. Pa-register lang po tayo in advance at huwag kakalimutan magdala ng 1 litrong tubig para sa ating libreng patak ng ating award-winning formula, ang ating Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo. At syempre, kasabay sa araw na ito ang ating mga papromo, buy one take one, buy one take two, at marami pang mga sorpresang hatid sa inyo. Mula dito sa Doc Alternatibo Ormoc, ito po si Joya Bell para sa Usapang Pangkalusugan. Usapang Pangkalusugan. Usapang Pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternatibo Foundation. Usapang Pangkalusugan. Pangkalusugan. Calling all students. The Prime School is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davao Region and LGBT-friendly community. Programs offer kindergarten, elementary grade 1 to grade 6, junior high grade 7 to grade 10, senior high grade 11 and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, Humes, Humanities and Social Sciences, ABM, Accountancy, Business and Management, TVL Tracks, Technical Vocational Livelihood, Automotive Servicing, Computer System Servicing or CSS, Electrical Installation and Maintenance or EIM, Shielded Metal Arc Welding, SMAW, Home Economics Bundle, Bread and Pastry Production, BPP, Food and Beverage Services, FBS, Housekeeping, and Front Office Services. Hurry up! Limited slots only. Remember, Prime Innovation in South Davao, number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 0951-378-3351 or 553-0438 or visit sa Prime Complex Tiguman, Digo City. Choose Prime School. Hoy na mga kaibigan, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo, may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.